Hello fellow teachers, this is Teacher Peter and welcome to Teacher Peter Vlog. So may echo, okay, bawasan lang natin. Ayan, so sa video po na ito ay ituturo ko po sa inyo kung paano mag-start ng video meeting or video conferencing or online class using Microsoft Teams application. Ayan, pero ang papakita ko po dito ay yung cellphone view. Paano ka mag-i-start ng meeting sa Microsoft Teams using your mobile phone. But before that, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ikaw ay updated sa mga upcoming uploads ni Teacher Peter. So, to start up a meeting using Microsoft Teams in our mobile phones, i-click natin or itap natin itong ating na-install na Microsoft Teams application. Ayan. So, ang tagal. As you can see, ayan po yung interface, no? Doon sa may chat, portion. So, punta lang tayo doon sa may Teams. Ayan. So, doon tayo sa pinaka-start talaga magsisimula. Okay, so as you can see, meron ng mga teams po dito na nakalagay. Yung teams namin sa school with my fellow teachers. Tapos meron ako dito na-create na teams din para sa aking klase. Yun nga lang, ang problema kasi dito sa teams na nagawa ko, wala pong naka-add dyan na members. So dapat, once you create your team, may i-add kang members sa loob nun. Eh, ang problema sa ginawa ko, wala siyang member sa loob. So, kasi ginawa ko lang to magbe-vacation na eh. So, ano na yon, parang yun yung time na magmamigrate na kami. Parang ino-orient na kami that we are going to migrate from this platform going to Microsoft Teams. Ayan. So, paano ba mag-create ng Teams teacher sa Microsoft Teams? Kasi bago pa lang po ako. Mag-create pa lang ako. Kai-install ko pa lang po. So, fellow teachers, para po kayo ay makakreate ng inyong sariling Teams sa Microsoft Teams or Team pala ha, hindi Teams. Para makakreate kayo ng Team sa Microsoft Teams, eto po cellphone view ito ha. Meron po dito sa pinaka upper right hand ng cellphone natin. May tatlong tuldok dyan, eto po, yan. So, mag-create muna tayo ng team natin. So, create new team. Ayan po. Pag klinik po ninyo yung create new team, may apat pong options na lalabas. It's either yung gagawin nyo bang team ay for class, for professional learning community with your fellow teachers, or for staff meeting, or for others such as clubs, study groups, or after school activities, and the likes. So, since we're going to create a team na para sa ating mga estudyante, we're going to create a team na class ang classification niya. So, class. Ayan. And then, paki-input na po ninyo ang pangalan ng inyong teams. Kung ano pong gusto ninyong pangalan ng team nyo. And your team must composed of letters, pwede namang numbers lang, and spaces naman are allowed in doing so. And teachers are owners of class teams and students participate as members. And each class team includes a class notebook. Ayan. So after ninyong makreate or malagyan po ng pangalan yung inyong team, kindly check it. Okay? Kindly check it. Ayan. Check lang po ninyo. So sa akin na ganyan dahil wala naman akong nilagay. So magbaback lang po kasi ako eh. Pero kayo, if kayo po ay nagkikreate pa lang, input the name and then check. So, ibaback ko lang po sa akin, ha? Ayan. Ibaback ko lang po. Ayan. So, kunwari, lumabas na yung na-create po nating team. So, ito, kunwari, ito po yung na-create natin. Yung grade 3, matatag, school year, keme. Ayan. So, meron pong tatlong tuldok din sa gilid nung team na ating nagawa or na-create. So, i-click po natin or i-tap po natin iyon. Ayan. So, pag na-click po natin or natap po natin yon, meron pong lalabas dito sa baba na mga options.
So ano pong gagawin natin? Yung na-create nating team ay lalagyan natin ng mga members. So lalagyan natin ng mga members yung ating team. Yun nga lang, kapag tayo ay maglalagay ng members sa ating team, dapat yung mga members na i-add natin, sila yung mga nakapag-activate na ng kani-kanilang mga account. Kasi kapag hindi pa sila nag-a-activate ng kanilang account sa Microsoft Teams or Microsoft Office 365, or ito talaga ay Microsoft Teams, hindi mo sila masi-search. Okay, so kailangan ang ating i-add dito ay yung meron ng activated Microsoft Teams account. Pag wala pa, hindi nyo po sila mahahanap. Or kung gusto nyo po, kayo na po mismong advisor ang mag-activate ng account nila. Pero, ang ginawa ko po kasi, binigay ko yung email nila and then yung password nila. Sila na mag-activate. At nasa first video ko po yun sa Microsoft Teams. Meron po akong video before nito. So, paki-watch po ninyo. I-send po ninyo sa mga ano. Upon sending them the email and the password, i-send din po ninyo sa kanila yung video ng instruction how to activate this email and password sa Microsoft Teams. Ayun. Dapat sundan po nila yung step na iyon para whenever you're going to add them in your team, masesearch po sila at maa-add po ninyo sila. So, to cut the story short, for example lang naman ay nakapag-activate na silang lahat ng kanilang mga accounts. So, ano pong gagawin natin para sila ay mailagay sa loob ng ating team? Meron po ditong manage members. Ayan. Yan po ang gagawin natin. Manage members. At kung inyo pong nakikita, meron po ditong plus sign sa ilalim. Yung plus sign po na yan, yan po ang ibig sabihin niyan, mag-a-add kayo ng members. Ayan. So, pag nag-add po kayo ng member, i-enter po natin yung name nila. Hindi na, or yung email po nila na binigay po natin. Ayan. So, mag-a-add lang ako ng another dito. Ayan. Sino ba yung mga nakapasok kanina? Ayan. Tatakpan ko na lang yung name. Ayan. So, wait natin. So, yun nga lang, isa-isa, pag ganyan, isa-isa pang ano, type, tawag doon matagal. Oh, no matches found pa, pero meron 'yan. Meron na po 'yan. Nag no matches found lang. Hindi pa niya nahahanap. Pero nakapasok itong batang ito kanina. Ayan. So wait po natin. Kung wala, i-search po natin yung iba. Ayan. So, o diba lumabas yung name niya. O, i-check natin. Kayo po, pwede nyo lang pong i-type lang muna lahat ng estudyante ninyo dyan. Then, pag na-search, i-tap po ninyo yun ha. Huwag po yung tatype nyo lahat. Hindi pa lumalabas yung pangalan, tinype nyo lahat yung name. So, kailangan antayin nyo munang ma-search bago ninyo i-check. Ayan. So, may na-add na ako ditong mga members. So, whenever na ako'y mag-start ng meeting, manonotify naman po sila na may meeting na kami, online class na, start na ng ating klase. Pero, isa pa sa ginawa kong mas madali, yung hindi pa sila naka-add. Hindi pa sila naka-add dito. Wala pang members, pero nakapasok pa din sila. Ibig sabihin, nag-create ako ng team kahit walang members, tapos gumawa ako ng meeting link. Sinend ko sa GC namin sa Messenger, then clinic lang po nila yon, and then nakapasok po sila. Okay, so ito po yung video nun. So ang gagawin mo lang para makapag-start ka ng meeting sa cellphone mo using Microsoft Teams, i-click mo yung ginawa mong Teams or Team, and then click General. And then andiyan dyan, meron dyan ang bell, tsaka yung parang video icon. Ayan. So, i-click natin yung video icon kasi gagawa nga tayo ng meeting, video conference meeting with our kids. Online class, something like that.
So, i-click natin yan. And then, new meeting. So, pwede bang i-edit yung pangalan ng meeting mo? Ako, ang gagawin ko kasi ay ipapakilala ko lang sa kanila yung Microsoft Teams. O, diba? Nakita nyo po ang ganda ni teacher, no? Ayan. So, introduction to Microsoft Teams with grade 3 matatag. Pero incoming grade 4 na sila, ha? Baka matakot sila. Akala na grade 3 pa din sila. Ayan. So, and then, join now. Ayan. So, ikaw yung organizer ng meeting na ito. Then, after that, you can add participants isa-isa or you can share the meeting invite. Ayan. So, ang gagawin lang natin is, ito na lang. Pwede siguro itong copy. Ayan. And then, pupunta tayo doon sa pinaka-GC natin at ipipaste natin doon yung link. Ayan. Sige. Pupuntahan ko yung GC namin. Tatakpan ko na lang yung mga kinemesu. Ayan. Ito. Ipipaste ko na lang dito sa aming GC. Ayan. Ganyan po kahaba ang link ng Microsoft Teams. Ayan, okay. So, pag-clinic nila yan, sila ay mapapasama na dito sa ating Teams. Ayan, so for a while, nakamute lang ako. Okay, nakamute lang ako. So, wait natin na may pumasok dito. At sana na-record din itong pagre-record ko, no? Kasi naka-V8 sound card ako eh. Ayan. So, wait natin yung mga makakapasok. Sino kaya makakapasok dito? At tama kaya ang ginawa natin na pag-i-start ng meeting? Let's see. Ayan. So, may nakapasok na sa meeting namin. Ayan, may nakapasok ng mga students doon sa meeting. Dalawa sila. Ayan. So, we are waiting for the others pa na nag-activate na ng kanilang mga accounts yesterday. Kasi yesterday sila ay aking binigay ko na sa kanila yung mga accounts nila, then they are going to activate it on their own. Kasi in-instruct ko naman na sila. Ayan, so may tatlo na akong students or pupils na nakapasok dito. So tama ang ginawa natin. So ganun lang kadali mag-start up ng meeting sa MS Teams using your mobile phone. But pag sa laptop, sige, gagawa natin ng video sa laptop. View. Ayan. So, for now, yun lamang po ang aking may share sa inyo, fellow teacher. So, sisimula na kami ng aking mga pupils. So, apat na sila. So, lima na kami ngayon sa aming MS Teams. Ayan. So, bye for now, fellow teachers. Sige. Pag may mga tanong kayo, just comment sa comment section ng vlog na ito. Thank you so much and happy learning.